Isa sa mga mahalagang bagay na dapat isaalang-alang sa pagtatanim ng saging ay ang pagpili ng uri ng pananim. Nakasanayan na ng maraming magsasaging ang paggamit ng mga suwi at bungo bilang pananim sapagkat madaling makuha ang mga ito sa mga sagingan at hindi na kinakailangang bilhin. Sa kasalukuyan, marami na rin ang gumagamit ng tinatawag na tissue cultured na pananim. Sa araling ito, tatalakayin ang iba't ibang uri ng mga pananim ng saging, ang mga katangian ng bawat pananim, at ang mga rekomendadong pananim na dapat gamitin para maging maganda ang simula ng sagingan. May tatlong klase ng pananim na saging, ang tradisyonal na pananim na suwi at bungo, at ang tissue cultured plantlet. Ang unang uri ng pananim na ating tatalakayin ay ang suwi. Ito ay ang saging na tumutubo mula sa bungo ng inahing puno. Ito ang pinakapangkaraniwang pananim na ginagamit ng mga magsasaging. Mayroong apat na uri ng suwi: peeper, water sucker, maiden sucker, at higit sa lahat ang sword leaf sucker. Ang peeper ay ang uri ng suwi nagsisimula pa lamang lumabas sa lupa. Ito ay maaaring maging water sucker o sword leaf sucker paglaki. Ang water sucker ay ang suwi na may malalapad na dahon, ngunit maliit ang katawan. Mahina ang suwing ito kung kaya't hindi ito inirerekomendang gamiting pananim. Ang maiden suckers naman ay ang mga suwi na malalaki na, ngunit hindi pa namumunga. Maraming magsasaging ang gumagamit nito sa pag-aakalang kaunting panahon na lamang ang hihintayin bago ito mamunga. Sa katunayan, ang maiden sucker ay matagal bago makarecover mula sa stress at hindi nakapagbibigay ng malaking buwig. Sword leaf sucker ang uri ng mga suwing inirerekomendang gamitin bilang pananim dahil ito ay may pinakamahusay na koneksyon sa inahing puno, kung kaya't nakakakuha ito ng mga kinakailangang nutrisyon. Malaki ang katawan nito, mabulas at mabilis lumaki pagkawalay sa ina. Sa tamang pangangalaga, nakapagbibigay ito ng malaki at mabigat na buwig. Bago kumuha ng suwing gagamiting pananim, tiyakin munang nakapamunga na ang inahing puno para hindi ito ma-stress at maapektuhan ang pagbubuwig. Piliin ang sword leaf sucker na galing sa isang malusog na mat, malayo sa inahing puno at halos kalahating metro ang taas. Maingat na ihiwala ito gamit ang bareta. Alisan ito ng lupa, putulin ang mga ugat at disinfektahin ng fungicide ang bungo para makasigurong malinis ito. Ang ikalawang uri naman ng pananim na tatalakayin natin ay ang bungo na siyang pinagmumula ng mga ugat at kung saan din sumisibol pa ang mga suwi. Kalimitang ginagamit na pananim ang bungo ng bagong tibang saging. Putulin ang katawan ng saging at hukayin ang bungo. Alisin ang mga ugat at ang mga nabubulok na parte. Sandaling itubog ang mga bungo sa fungicide at insecticide upang mamatay ang anumang mikrobyo dito. At pagkatapos ay patuyuin sa malilim na lugar. Maingat na sundin ang mga pamamaraan at alituntunin sa paggamit ng pestisidyo. Itanim muna sa isang punlaan ng mga bungo o piraso ng bungo o beets para sabay-sabay na tumubo ang mga ito. Kinakailangang may isang mata o bad eye ang bawat isang piraso ng bungo na gagamiting pananim para tumubo. Isang paalala, mga saging na saba lamang ang pinararami sa pamamagitan ng suwi at bungo dahil mas matibay ito sa sakit kumpara sa lakatan at latundan. Ang virus-indexed, tissue-cultured na pananim naman ay inirerekomendang gamitin hindi lamang para sa lakatan at latundan kung di pati na rin sa saba dahil ito ay siguradong malinis sa mga sakit at mabilis ang paglaki. Sa mga mapagkakatiwala ang laboratorio, ang tissue-cultured na pananim ay isinasailalim sa virus indexing o pagsusuri sa kalusugan ng halaman para matiyak na ang pinagmula nito ay walang sakit. Ang virus-indexed tissue-cultured na pananim ay masusing sinisimulan
at pinalalaki sa mga laboratorio hanggang sa ito ay handa ng itanim. Makatutulong ang paggamit ng virus-indexed tissue-cultured na pananim sa pagpigil at pagsugpo ng patuloy na paglaganap ng mga sakit at peste. Ang mga tissue-cultured na pananim ay madaling ilipat dahil maliliit lamang ang mga ito. Mabilis at sabay-sabay ang paglaki ng mga halaman. At batay sa mga pag-aaral, kung maganda ang pangangalaga, mas maagang aanihin at mas malalaki at mabibigat ang mga buwig ng mga ito. Gumagamit ako ng tissue culture dahil sa aking eksperyensya, ang tissue culture ay mas resistant siya sa mga sakit, saka mas maluso, mas pasagluwi, mas maganda ang fruit na ibinibigay. Ang tissue culture ay may magandang kalidad. Ikalawa, ang pagkatayong ng tissue culture, mas mabilis lumaki at pagkabubunga yan, talagang kalidad, quality. Malusog at makinis at mabigat ang timba. Madaling lumaki, malalaki ang bunga, libre siya sa sakit, saka sa handling ito, malilit kasi mas madaling buhatin. As of now, wala pa naman kasi maganda naman yung mga pananim. Ay, wala pa akong hindi magandang katangin, ma'am. Ngayon, talagang maganda yung tissue culture dahil kung sasuwi ka, talagang lugi ka. Mas maganda kung magtanim ka lang, certified tissue culture na lang. Hinihikayat ang mga magsasaging na gumamit ng virus-indexed tissue-cultured na pananim dahil siguradong malinis at walang sakit ang mga ito. Ang paggamit ng mga pananim na suwi at bungo na hindi tiyak ang kalinisan ang isang dahilan sa patuloy na pagkalat at paglala ng iba't ibang klase ng sakit at peste sa mga sagingan. Mas malaki ang kikitain sa pag-aalaga ng virus-indexed tissue-cultured na pananim dahil umpisa pa lang, lamang na ito sa ibang uri ng pananim. Subok na mas magaganda at malalaki ang bunga nito kumpara sa ordinaryong pananim.